60 OTO. Magkakanin hunting lang ako ngayon kasi ang tagal ko nang hindi kumakain ng kanin. Namimiss ko na yung kanin. Umalis ako ng Pinas na 53 ang kilo ko, ngayon 45 na lang. Sa kaka-healthy lifestyle, dito sa China, mapipilitan ka talagang maging healthy ang lifestyle mo kasi mga kasama mo. Talagang healthy lifestyle talaga sila. More on vegetables, fruits, at saka more on exercise. Gusto ko kumain ng kanin ngayon, so punta ako dun sa may canteen na nagtitinda ng kanin. Unlimited rice. Siyang payat ko nga eh. Hindi na ako nagkakanin eh, pero namimiss ko yung kanin, kaya punta ako ngayon. Madaanan tayo, may madaanan tayong lake. Papunta ito sa canteen na binibilan ko ng merong kanin. Ang view dito. Nasa city kami pero marami pa rin mga punong kahoy. So dito na ako. Ginagawa ko. Pinipicturean ko lang yung menu nito. And then papakita ko sa my machine. Then okay na. Magugulat ka talaga sa servings dito eh. Yung isang serve parang pang tatlong tao. Unang subo, kanin agad. Hindi ko alam kung anong tawag dito, pero lasa siyang pares na maanghang, pero sobrang sarap niya. At nag-order pa ako ng isang sotanghon. Nagulat ako, parang pang-apat na tao yung kakain. Hindi ko akalain kasi ang mura ng pagkain dito sa China. Yun yung pinaka-advantage dito sa China pag dito ka nagtatrabaho kasi sobrang mura talaga yung cost of living. At syempre, hindi ko naubos lahat. Paano ko maubos lahat kasi sobrang dami ng servings. Tapos ang nabayaran ko lang is around 28 RMB. At pagkatapos kong kumain, heto, maglakad-lakad ulit para matunaw ang kinain. Peach season ngayon dito.